Ang pinamagatang ito, look unto Jesus. Sino naniniwala rin na yung pagtingin lagi sa Panginoon, laging may kapangyarihan. Amen. Yung mag-focus ka sa Panginoon, andun ang kapangyarihan. Hello? Amen. Hindi ko sinasabing huwag ka tumingin sa iba. Kasi part ng buhay natin yan. Ibig sabihin, pag tumingin ka sa iba, kailangan mo mag-aral. That's good. Pag tumingin ka sa iba, kailangan mo magtrabaho. That's good. Pag tumingin ka sa iba, kailangan mo i-priority yung pamilya mo. That's good. Pag tumingin ka sa iba, kailangan mo mag-earn ng money. That's good. That's not bad. But the point is this. Kailangan mo mag-focus sa Panginoon. Tumingin ka man sa iba, pagkatapos mo gawin yun, balik uli sa Panginoon. Balik uli sa focus. Yun ang ibig sabihin na look unto Jesus. Amen? According to Matthew chapter 14, verse 22, may scenario dito. Actually, this is an old story. Amen? Yung Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Basahin po natin. Amen? Ready na ba kayo? Amen. Okay, in Matthew chapter 14, basahin natin sa wikang ng Tagalog para mas naintindihan natin. Amen. Sabi dito, at pagdakay pinagmamadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanyang sa kabilang ibayo hanggang sa pinagyayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. And verse 24, datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat at nahinahampas ng alon sapagkat pasalungat sa hangin. Amen? At in verse 25, at sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. And verse 26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagugulumihanan sila na nagsasabi, multo. Okay? At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. And verse, ano na? 27. Datapot pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Lakasan ninyo ang inyong loob, sabi ng Lord. Ako nga, huwag kayong mga takot. In verse 29, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi sa kanya ng Panginoon, halika at lumusog, lumunsad at si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang kumaroon kay Jesus. And verse 30, datapwat pagkakita niya sa malakas na hangin, ano sabi? Datapon pagkakita sa malakas na hangin na lumalakad na si Pedro sa ibabaw ng tubig, natakot siya, nagsiyay na malulubog at sumigaw ng nagsasabi, Panginoong Jesus, Panginoong, iligtas mo ako. And verse 31, at pagdakay, iniunat ng Panginoong Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang at sinabi, O ikaw, nakakaunti at ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? At paglulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. Okay? And verse 33, the last verse. 33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya, nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Amen. Pwede po natin yung talakpan ng Lord sa kanyang salita. May the Lord bless His word. May the Lord bless His word. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. The title of our topic is ano? Look unto Jesus. Amen. Pag sinundan mo, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Okay? So, when we keep our eyes on the Lord, kapag, that is, ito yung mangyayari, okay? You will not sink. If we keep our eyes on the Lord, you will not sink. Yung sinasabi ni Kenneth kanina, kapag tayo nakandun sa Panginoon, hindi ka manghihina. Hindi ka dapat nanghihina. Kasi nasa Lord ka na eh. Amen. Yun ang patotoo na ikaw ay nasa Panginoon. Nasa likit na ng maraming pagsubok na nanatili kang nakatayo. Okay? Siguro makikita natin, nung lumalakad si Pedro, sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo makarating ako dyan. Hayaan mo kung lumakad sa tubig. Alam nyo, the revelation of God sa akin dito ngayon,
Alam mo, lahat naman tayo nahayaan ng Lord to practice our faith. Sabi mo sa tabi mo, practice your faith. Diba? Sino rin nakakapag-practice ng pananampalataya rito? Kailangan natin gawin yun, pinapractice ang faith. Kasi kapag hindi mo pinapractice ang pananampalataya mo, yung level ng faith mo, hindi yan tataas. Ang tawag sa pananampalataya mo, low value. Or maybe, hindi lang low value, kasi pag may low value, at least may value pa rin. Sa akin, hindi na yun. Walang halaga yung value, walang halaga yung faith mo. Diba? Walang, nising kunduling, hindi mabibili yung pananampalataya mo. But we when we keep our eyes on the Lord, you will not sink. Hindi tayo lulubog, katulad ni Pedro. Dumaan yung hangin, okay? Dumaan yung alon. Pero sabi ko nga sa inyo, yung gustong-gusto ko dito sa part na to, alam nyo kung ano yun? Hindi ko tinitingnan yung paglubog. Hindi ko tinitingnan yung na out of focus si Peter. Ang pinakagustong-gusto ko rito, yung bumaba siya, lakas loob siyang bumaba, kahit may kayabangan. Alam nyo kung bakit? Kasi at least, di ba, naniniwala ako sa buhay ni Pedro, ganun niya kakilala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen! Diba? Amen. Kaya nga, anong sabi niya? Pag binasa mo, anong sabi niya sa last verse? Lumulubog na si Pedro, anong sabi doon? Dahil lumulubog na si Pedro. Ano sabi? But when he saw the wind, he was afraid. Amen. And beginning to sink, cried out, Lord, save me! Sa ibang translation, Lord, help me! O, di ba? Hindi sinabi, Lord, pakiutusan nga si Mark. Lord, pakiutusan nga si James. Nasagipin ako, talunin ako. Hindi, ang sabi na Lord, help me. Lord, save me. Bumababa pa lang si Pedro doon sa bangka. Alam niya na nagawin niya. Ingay lahat sa akin. Kung gaano kakilala ni Pedro si Lord, ingay lahat. Ganun din niya kakilala ang kanyang sarili. What is the point? The point is this. Kung merong nakakakilala sa sarili mo, ikaw yun. Amen. Ikaw yung klase ng taong duwag. Ikaw yung klase ng taong walang paninindigan. Ikaw yung klase ng taong walang pananampalataya. Amen. Kung meron man, no value. Maliit. Jutay. Gamay. Nabangsit. Hello? Amen. Kaya alam niya eh. Pero ang kinagandaan kay Pedro, kilala niya rin si Lord. Kung kilala niya ang sarili niya, dapat kilala niya rin si Lord. Ngayon, ito sasabihin ko, allow me to say this. Kung kilala mo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran mo, at kilala mo ang sarili mo, nang higit sa nakararami, dapat mas kilala mo rin ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Kilala mo pa sarili mo? Amen. Kilala ba natin mga sarili natin? Amen. O dapat mas kilala mo si Lord. Kaya every time na papraktisin mo yung pananampalataya mo, every time na bababa ka ng bangka ng buhay mo, ano gagawin mo? Alam mo na ang mangyayari. Lulubog ako. Di ko kakayanin to. Ito yung mayabang na tago. Mayabang na hindi lantad. Mayabang na hindi halata. Bababa ako. Lord, ikaw ba yan? Ako to. Jesus. Lord, allow me to bumaba dito. Pero, lumubog ako dito, sigurado. Takot na hindi halata. Ha? Hindi siya nagpahalata. Hindi nagpahalata. Hangang-hanga yung pagsabi ni Peter, Lord, ikaw ba yan? Ako to. Hayaan mo akong lumakad sa tubig. Sabi ng mga tiyak, ang galing! Pedro! Diba? May cheering squad pa eh. Pero sabi niya, kuyari ako nito. Babagsak ako nito. Lulubog ako. Pero huwag ka mag-alala, Pedro. Andyan si Lord. Si Lord yan. Sureball si Lord yan. Hindi tayo pababayaan. Huwag ka mag-alala, Pedro. Paglubog mo, sabi mo, Lord, tulong! Lord, tulong! Ganon. Kasi nakakilala sa sarili niya. Amen. O dapat, pagkilala mo sarili mo, dapat kilala mo rin si Lord. That is the secret. Amen? Amen po ba?
Ayun, ito yung pinakagustong-gusto kay Pedro, hindi yung paglubog, hindi yung paghingi niya ng tulong, hindi yung kayabangan niya. Ang gustong-gusto ko lang sa kanya, yung grabe. Kilala niya sarili niya, kilala niya rin si Lord. Lulubog ako, sigurado. Kaya mo ba to? Kaya ko yan. Kaya, hindi mo kaya. Hello? Hindi mo ba kayo? O ilan dito yung mga katulad dito? Nag-commit. Tapos hindi nyo nagawa. Sinabi, sino nag-commit? Ako, kung gagawa niyan. Alam mo naman, pagagalitan ka ng pastor eh. Alam mo, di ba? Di ba? Pero, bait naman yung pastor namin. Uto-utoin mo lang yan. Ano si sinang kakakilala ka pa sa uto-uto? Ako, ganun ako eh. Madali ako magalit, pero nagalit ako, wala na yun. Pero, yung galit ko, may matututunan ka. Amen. Diyan ba kayo? Ilan sa inyo nag-commit sa church? Nagtapang-tapangan yung iba sa inyo nag-commit. Pero alam niyo naman, in the end, na pag hindi mo nagawa yan, alam mo naman mangyayari sa'yo. Amen. Bakit? Lagi ko sinasabi sa mga kapatiran ko eh. Ako, lahat ng kalokohan nyo, kaya ko unawain. Kaya mo sakyan. Kung mag-hip-hop kayo, hip-hop din ako. Diba? Yung kulay lang ng buhok nyo, hindi ko kaya sakyan. Dahil baka maubos lalo ang buhok ko. Amen? Pero pagdating sa gawain ng Lord, sinasabi mo lagi yan, lahat ng kalokohan yung kaya ko sa pen. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, I don't allow you. Amen? Amen. Hindi ko mapayagan na gaganong-ganonin mo lang yung gawain natin. Seryoso si pastor, dapat seryoso ka rin. Seryoso si pastor sa gawain, dapat seryoso ka din. Patay kung patay si pastor sa gawain, dapat ikaw patay kung patay din. Hindi pwede pabebe rito. Patay kung patay kami. Eh, lulusog na tayo. Ayun na, gero na. Tapos ikaw, pabebe. Yoko. Di pwede yun. Pag cell group, mahina. Pag cell group, pag gawain, pag practice, ayoko, kayo-kayo na lang. Ayoko magsayaw. Huwag ganoon. Pag sa Panginoon, give your best. Amen? Amen? Hello? Amen. Oh, ganda ng kwento ni Pedro, no? Amen. Ha? Sino yung mala Pedro dito? Amen. Hindi dapat mala Pedro, dapat katulad ka talaga ni Pedro. Kilala mo sarili mo, palpak kang tao. Amen. Palpak tayo, amen? Amen? Wala tayong ginamang tama. Tumama lang tayo nung tumanggap tayo sa Lord. Amen. Doon, tumama tayo. Kasi kung di tayo tumanggap sa Lord, iba ang tama natin, tama sa ulo. Hello? Hello? O, di ba? O, ano-ano may tama sa ulo? Wala ka pang trabaho, bubuntis-buntis ka, o, yari ka ngayon. Batang-bata ka pa. Di ba? Yung tropa ko nga sa tagig, wala stick, nagdumidedi pa eh. Ay, hindi ako nabibiro, honestly. Nahuli ko, dumidede. Yung talagang, ano, parang may, ano, may parang kainisi. Dumidede. Kaya pala nagtakit ng kumot. Pero may dalawang anak na. Sabi ka, paano ngayon pag dumidede yung anak mo? Totoo lang, bro. Misan, naagawang ka. Sino nakakita ng mga taong hindi makatulog pag walang kulambo sa paa? Kahit punit-punit. Sino yun? Wala? Pero may mga ganon. Sino? Si Michael? Si Michael? Dapat ang asawa mo, badyaw. Gagal nga. Itong tropa ko na to, hindi siya makatulog pang dinadede. Sabi ko, ba't hindi ka na lang magtimpla ng gatas sa, ano, sa tasa, o kaya sa baso. Bro, hindi naman yun ang habol ko, gatas, yung habol ko, dede. May asawa ka naman, ah. Bakit? Nakasanayan eh. Amen? Nakasanayan. Ganun ang buhay natin kapag nakakasanayan na natin. Eh yun siya sabi ko kaninang tama sa ulo. Pag hindi ka tumama ang buhay mo, may tama ka na sa ulo. Bakit? Eh, kikilos ka na ng wala sa
control. Ang tawag dyan, out of control. Ha? Wala na ng pera, utang pa ng utang. Nang utang, oo. Ayaw ba kayo? Sa kanon mo nakakita, wala ka naman pambayad, utang ka pa ng utang. O, di ba? Saan ka pa, saan ka pa, di ba? Wala ka nang makain, sugal ka pa ng sugal. O, di ba? E, alam siya nakano yung ano, kulang manok. Yun ang kwento nun, nabugbog tuloy na asawa. Nakarate, karatis na pala yung asawa, no? O, nakarate tuloy siya. Bakit? Eh, yung pangkain na lang, actually, dito sa Tres y Matres, the reason why ipinahinturo yung pinatanggal dito ni Lotto niya, no? I remember that story. Kung bakit pinatanggal ni Mayor Sago ng Lotto. Alam niyo bakit? May isang nanay na pumunta sa kanyang opisina, nagsumbong, face to face. Anong sumbong? Ganito. Yung pambili ng bigas na ibinigay niya sa asawa niya, ipinantaya pa sa Lotto. Alam niyo kung magkano yung ilang kilo bigas lang yung itinaya? 4 kilo. Mula nung nakita ni Mayor yun, pinasarado ni Mayor yung Lotto. Pero kung tutusin, ang Lotto na yun, may bibigay na pera yun sa government, sa local government, tama? Pero hindi yung kailangan ni Mayor. Ang kailangan ni Mayor, hindi, sarado yan. Para matuto ang lahat na pangkain, hindi pangsugal. Kung magsusugal ka, dapat may pangkain kayo. Yung may sumusobra. Pero ngayon, pati pangkain ng pamilya mo, isusugal mo. Don't do that. Bakit? Wala na eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, isa lang ang tama sa atin. Lahat tayo mali eh. Tumama lang tayo nung tumanggap tayo sa Lord. Amen. Tumama lang tayo nung kinilala natin si Lord sa buhay natin. Amen? Doon lang tayo tumama. That's why, ang buhay natin para si Pedro. Hindi lang dapat parang si Pedro, dapat katulad talaga ni Pedro. Ano yun? Kilala mo sarili mo. Walang iba nakakilala sa'yo kundi ang sarili mo. Ngayon, kung ganun mo kakilala sarili mo, dapat ganun mo rin kakilala ang Panginoon sa buhay mo. Hello? Bakit? Sa pamamagitan noon, mga kapatid, mapapractice mo yung pananampalataya mo. Nagle-level up yung faith mo. Yung mga taga-pastor, nagle-level up sila eh. Ayun yung bakit? Pinalayas na. Di ba? Ah, sigaw. O dyan, di ba? Pinalayas na kayo doon? Wala na church. O, pero ngayon, naghahanap kayo. Tama? Naghahanap kayo, kita mo? Magkano upa nyo doon? Dati, magkano upa doon? 1.5. O ngayon, nahanap niya tayo ngayon, tagka-3,000 yung aircon. Tama ba? Ha? Kung nagle-level up, hindi, totoo, honestly, kung nagle-level, lilipat din lang kayo eh, ano, Tricia? Lilipat din lang kayo, nag-practice kayo ng pananampalataya, huwag kayo kukuha lang kasing pangit nun. Amen? Dapat kuha kayo level up. Eh, pastor, hindi nga kami makabayad. Yun nga problema mo, yun kay. Pero ang Diyos, hindi katulad mo. Amen. Dapat maintindihan mo yun. Dapat maunawaan mo yun. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi katulad mo. Kung ikaw palpak si Lord, hindi palpak. Amen. Kaya nga kailangan natin si Lord kasi palpak at saka hindi palpak o umaayos. Palpak tayo. Si Lord, hindi. Pag pinagsama tayo, good. Good quality. Amen. Kaya nangyari, palpak ka na, sumama ka pa sa palpak, reject. Kaya dapat tayo, kung palpak tayo, wala namang iba nakakakilala sa sarili mo. Kung gaano ka level yung, anong level na kapalpakan yung buhay mo, dapat, ikaw sarili mo lang, hindi dapat sumasama ka kay Lord. Sa Lord ka naglilingkod, si Lord ang kailangan mo, si Lord ang kailangan natin. Amen. Para ano, ma-practice yung faith. Alam mo ginawa ni Pablo ni Pedro? Hindi, wala naman siyang balak talaga lumakad sa tubig eh. Alam mo, nakikita ko doon, nagpa-practice si Pedro ng pananampalataya niya. Yung pumutok siya ng tenga, hindi niya pinakita matapang siya. Ang tawag doon, sip-sip. Kasi bakit? Alam niya, magpa-practice siya ng faith eh. Oh. Diba? Parang ganito, ang tapang-tapang mong gumawa ng kalokohan, ang tapang-tapang mo, pagdating sa Panginoon, matapang ka rin ba? Diba? Hello? Eh, pinakita lang ni Pedro, but Lord, matapang ako tumanggal ng tenga eh. So matapang din ako mag-practice ng faith ko. Hello? Andiyan ba kayo? Tsaka pag-isipan nyo to ha. Pag-isipan nyo. Hindi naman si Mark ang bumaba sa tubig eh. Si Pedro. Sino ba si Pedro? Huy, si Pedro, for your information, lahi lang naman ng manging isda. Pero bakit humingi ng tulong kay Lord? Bakit? Sa lava ba lumulubog si Pedro? Ha? Sa lava ba?
Saan? Sa dagat. Sa dagat. Bakit? Ano ba yung dagat? Puro bato ba yun? Tubig. Tubig. Ano si Pedro? Lahi ng mangingisda. Pero ang tanong, bakit humingi ng tulong? Bakit? Practice of faith. Siyempre, doon muna tayo sa kaya natin. O di ba? Inalaya sa 1.5, Pastor, huwag naman 3,000, siguro mga 2K. Or 1.7. 1.750. Ha? 1.750. May 2.50. Hindi nga! Di ba? Bakit takot ka? Manggagancho ka naman. Ba't takot ka sa budol-budol? Eh, mas budol-budol ka. Mula sa lahi na. Mula sa lahi ng kabudol-budulan. Ano ba kayo? Naunawa niyo ba yung pinapaliwanag ko? Ha? May natututunan tayo? When you keep your eyes on the Lord, you will not sin. Hindi ka lulubog. Bakit? Kasi habang nakatingin ka sa Lord, nabivisualize mo pag-asa. Hello? Amen. Yung habang lumulubog ka sa lahat ng klase ng problema, pero dahil nakatingin ka sa Lord, ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba kayo? Sino yung ganun ang feeling minsan? Eh, kung mamamatay rin ako, pero kung nakay Lord ako, para sa Panginoon, sige na, mamatay na. Di nga ako takot mamatay ng kalokohan. Diba? Di ka nga takot mag-ML, magdamag, walang kain-kain. Buti nga, nagising ka pa kanina. Diba ba kayo? Ha? Nangayayot ka na sa kaka-ML. Lahat ng blood, nandun na sa ML. Yung blood mo na, pati yung blood mo na, itaya mo na sa ML. Oh. Diba? Tingnan mo yung mga nag-ML na payat. Yung pati yung blood niyan, naibigay na. Buhay pa o double kill na. Saka nakakita, buhay pa, double kill na. Oh. Yung iba naman buhay pa, double dead na. Bocha na. Oh, pero buhay pa rin. Bakit? Grace ng Lord eh. Amen. Grasya ng Panginoon. Amen? Habag ng Lord eh. Adyan ba kayo? Amen. O, sino yung gusto na mag-practice ng pananampalataya niya? Sabi ko nga sa inyo, practice, practice pag may time eh. Amen? When you look unto Jesus, which is the finisher of our faith, grabe. He is the sustain, nagsusustain, di ba? Ng ating kalakasan. Siya magsusustain ng ating pag-asa. Wala tayong pag-asa, pero because God is in us, di ba? Nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng ano? Lakas ng loob para lumaban sa buhay. Amen po ba? Hello? Ito. Balik tayo doon kanina. Ano sabi ko? Si Pedro, ano si Pedro? Mangingisda. Hindi naman siya lumulubog sa lava, tama? Lumulubog si Pedro sa tubig. Eh, kaya, sisiw yun. Mangingisda, marunong lumang mo yun. Hello? Sabi naman ng Bible, bumaba sa bangka, hindi lumayo sa bangka. Oh, that's another problem. Unang problem, bakit humingi ng tulong si Pedro sa Lord? Eh, mangingisda yan, magaling lumango yan. At the same time, pag pinasa mo yung Bible, ano sabi? Bumaba lang naman sa bangka. So, ibig sabihin, nandyan lang si bangka. Lumubog. Umahon, parang kape. Pwede. Pero ba't humingi ng tulong? Alam mo, misa ng mga disciple, ginamit ng Lord yan eh. Para ano? Maging good example ng mga tao ngayon. At sa mga darating pang henerasyon. Anong sample? Naniniwala lang naman ang Diyos. Look at me. Naniniwala lang naman si Jesus sa lahat ng kakayanan mo. Amen po ba? Na lahat ng bagay, kaya mo naman eh. Tiwala si Lord sa diskarte mo, magaling ka. Amen po ba? Pero anong ibig sabihin? Mangisda naman si Pedro. Hindi naman siya lumubog sa laba, sa tubig naman. At ang sabi ng Bible, bumaba lang naman ang bangka. So ibig sabihin, malapit ang bangka. So ibig sabihin, walang panganib. Pero ba't humingi ng tulong? Di ba nakakatawa si Pedro? Pero hindi yun ang gustong ipakita ni Pedro. Ang gusto ipakita ni Pedro, eto ay ganito. Ano? Na ano man ang kalagayan mo,
anuman ang galing mo, lagi hingin ng tulong sa Diyos. Amen. Tiwala si Lord sa diskarte mo. Hindi sinabi sa kanya ng Lord, tingnan mo naman ha, kung ang Diyos ay God, all-knowing God, di ba nakakatawa rin si Jesus at that time? Humihingi lang, kung ikaw si Lord, sige, kung ikaw, kung ano, ako, eto senaryo, lumulubog si Pedro, alam kong bang, inuloko mo ko, papatukan kita Pedro, mangingis na ka, lay! Sipain kita eh, pahingi ka pa ng ano, mangingis na ka, magaling ka pa nga sa akin, ano eh. Bangka nga, tinutulak mo sa tubig eh. O bakit may nakita ba kayong bangka tinulak sa lupa? Wala, di ba? O, gano'ng kagaling si Pedro lumangoy? Bangka, itulak sa lupa. Ay, sa lupa, sa tubig. O, o di ba? O, sinabi ba ni Jesus sa kanya na, o, umukulo ko eh. Ha? Pa-worship ka pa, nag-ML ka nung, magaling ka mag-ML na, double kill ka na, ay, spahin kita eh. Di ba? Tapos, konti pagsubo ka, bibigay ka, galing mo nga eh. Galing mo dumiskar ka sa buhay eh. Diba? Madikitan mo nga. Namamatay lang agad eh. Wala pang ginagawa. Madikitan lang. Makikita ka pala, tumatakbo na bakit? Oo, tahanan ko na. Takbo na agad yung tao. Ganun katindi yung ano mo. Ang lakas ng dating mo. Ang lakas ng aray mo, pare. Pagkita pala sa'yo ng tao, tumakbo yun. Takot sa akin yun. Pero totoo, takot mo tahanan. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? So, this is the message. Kung lagi tayo nakatingin sa Panginoon, tayo lulubog. At kailanman di sasabihin sa'yo ng Lord na, oy, Trixie Sanchez, magdaling ka naman dumiskarte, ba't nagkakaganyan ka ngayon? O, di ba? O, Kenneth Bilan, Paul Bilan, bakit ka nagkakaganyan? Nagtitiwala ako sa'yo. Di ba? Kaya kita mo, di ba? Ako, nakakita ko nun eh. O, bihira, teka lang. Mula nang ako'y nagkaisip sa balat ng lupa, balat ng ligawan ko, sinasagot ako. Ang dami ko siyota. Bakit naging Kristiyano ako? Bakit kahit isa wala? O, naliligo naman ako. Ito to, nakaranasan niyo ba yun? Diba? Kupungan ko lang yung mata kong ganyan, no? Kupungan ko lang ganyan. Ngayon na. Ha? Ngayon na. Gusto niya kami na ako, ayoko pa. Ganun. Di totoo. Pero nagkikristyan ako. Sino nang nag-iisip ng gano'n? Kasi dati, di ba daanin mo na sa alak eh. Diba? Pag may alak, may balak. O di ba gano'n? Eh kasi dati, pag may drug addict ako eh. O di ba, nagtutulak pa ako dati. Eh dati, pag may drugs, ano ko pa? To all the girls I've loved before. Ayan. Magpakitaan ko lang ng bato yan, sumusunod siya sa akin ng parang pato. O gano'n. Diba? O. Pila! May pila yan. Harap sa likod! Harap! Ah, harap sa likod. Harap sa kanan! Harap! Sabay-sabay mga babae yan. Ah, harap sa atin. About it! Sabay-sabay yan. O. March! Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kanan, balik! Kaliwa, kanan, kaliwa. Ganun. Bakit? Eh, may ano ko, may items ako eh. Kaya madalas, eh, nagkikristyano ako. Bawal na items. Bawal na drugs. O, wala na. Puhunan ko na lang yung gandang lalaki ko. Eh, hindi. Eh, sa Christian world pala, hindi pala pwede ito, pang labas lang pala to. Pang out of the world. Hindi umabura. Ay, dinaan ko sa kanta. Dinaan ko sa pagka-drums. Dinaan ko sa pagtugtog. Wala, hindi umubra. Panas tayo. Pero magkaiba tayo, alam mo sa isang bagay. Kilala ko ang Diyos na pinaglilinguran ko. Bakit? Kasi kilala ko sa sarili ko. At hindi sasabihin sa akin ni Lord, ba't ka humingi ng tulong, Joel? Alam ko magaling ka sa diskarte. Hey, well, Lord, hindi. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Apart from you, I can do nothing. Parang yun ang gusto ipakita sa atin ni Pedro. Kaya nga sabi dito, you will not sink. When you keep your eyes on the Lord, you will not be sick. Hindi ka lulubog. Ano man yung kalalagayan mo, ano man yung kalalagayan natin, never kang lulubog. Sino naniniwala ron? Amen. Oh. Sabi sa katabi mo, practicein mo pananampalataya mo.
itaas mo yung level ng pananampalataya mo. Parang wala akong kausap. Ito lang kakausapin ko. Ayaw nang kausapin. Wala problema natin dyan. O sige lang. O diba? Ano, kakausapin yung hindi? Kakausapin. Balito rito. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi tayo lulubog. Hindi ka lulubog. Basta kasama mo, Lord. Practice, practice ang pananampalataya. Amen. Kaya lagi natin narinig, pananampalataya, pananampalataya. Eh, yung problema nga, hindi nga napapractice yung faith mo eh. Kaya yung faith mo hanggang ngayon, jutay. Gamay. Pag nagtirahan ng pananampalataya, tsung, ikaw, tss. Parang utot. Ganun lang yung ano mo, faith mo. Okay, sige, titira tayo ng pananampalataya. Are you willing? Yes, Pastor! Are you willing to obey? Yes, Pastor! Okay, let's go! Okay, o ikaw, tira ng pananampalataya. Ano po klase pananampalataya? Ayan. Hindi ganyan ang pananampalataya. Tatawanan ka lang ng demonyo. Ba't tinamoy pananampalataya? Parang utot. Buti pa yung utot ni Mark, mas malakas eh. Brak! Umaganon. Pero ito, tila ko, nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Hindi yan ang kailangan ng pananampalataya. Ang kailangan ng pananampalataya natin, alam mo kung lasing pananampalataya, yung pumapalag. Yung kahit may kayabangan ang dating, pero pumapalag. Hello? Parang mala Pedro. Ako, bawa ba? Lord, ikaw ba yan, Lord? Eh, tanong ko sa inyo ngayon, sino ba pinaglilingkuran niyo? Lord. Si Lord, o si Lord pala eh. Ano problema mo? Kaya nga si Pedro, ang isa lang bagay sinigurado niya eh. Dahil nakita ng tropa, multo. Ano sabi niya? Natanong siya, Lord, ikaw ba yan? Nung sumagot si Lord, bakit? Nung sinanong niya si Lord, ikaw ba yan? Nung hindi pa sumasagot, tumalong baka agad si Pedro sa tubig? Hindi! Nung sumagot si Lord, at sabi niya, sige, sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Oo, ako to, huwag kayong mag-alala. O sige, Lord, hayaan mo kung lumakad sa tubig. O, ano sumagot ulit si Lord? Sabi niya, sige, lakad ka. Kumarito ka. See, merong may utos eh. Nung nasigurado na ni Pedro na si Lord nga yan, ano sabi niya? Hoy, teka lang, 11 disciples, ayun, pang 12 ako, sabi ni Pedro, 11 kayo. There's nothing to worry, man. Si Lord pala yan. Lord, lalakad ako sa tubig, hindi ka pala. Diyan muna kayo ha, may appointment ako. Sino yung mga katulad ng ganun sabi ngayon? Dapat, ganun din tayo. Practice ng pananampalataya. Kung alam mo si Lord ang pinaglilingkuran mo, then, there's nothing to worry. Hello? Hindi ba kayo? Amen. Kung ano ngayon pinagdasa niya, isipin niyo kayo ng konting time before tayong ano. Ano ngayon ang problema mo? Ano ngayon ang pinagdaraanan mo? Pero tatanungin muna kita, sino ang pinaglilingkuran mo ba? Kanino ka ba naglilingkod? Lord. Oh, alam mo palang kay Lord eh. Then, there's nothing to worry. Kung yung mga ibon, pinakakain ng Lord, wala namang trabaho, wala namang call center agent dyan. Amen? Amen. Wala namang construction boy dyan sa mga ibong tarat na yan, yung mga ibong pipit. Pero kumakain, nabubuhay. Sabi ko nga eh, mabuti pa nga yung mga ibon na yan, wala nag-aalaga. Nabubuhay, samantalang yung inaalagaan mo na, namamatay pa. Nalala niyo yung pato ko dyan? Diba? Kung todo alaga na, nung una pang tingin namin, kumakaway-kaway pa sila yun. Naglalaro-laro pa sila. Pamay, pagsilip namin, lahat nakabulag ta. So, ano ibig sabihin? Wala ka magagawa. Lahat ng bagay, ang Diyos ang may gawa. Diba? At kung ang Diyos ang may gawa, wala tayong dapat gawin kundi ipaubaya lahat sa Diyos. Tanging si Lord lang yung dapat nating asahan, wala nang iba. Katulad ni Pedro, alam niyang si Lord na yan, kaya siya lumakad sa tubig. Yes. Ngayon, kung alam mo nang si Lord ang pinaglilingkuran mo, it is about time na lumakad na sa pananampalataya. Amen. Hello? Amen. Lumakad na sa pananampalataya. Sabi sa akin ng anak kong panganay, ba't ganyan kayong klaseng tao? Wala pa man din, pero positive na kagad kayo. Pasensya ka na. Pastor ako eh.
ganyan ang pananampalataya ko. Parang ikaw. Diba? Tanong ka ng tanong kung mag-aaral ka. O ngayon, tapos ka na. Di ba magmamasteral ka pa nga? Ganon ang pananampalataya. Tatanong-tanong si Ate Bea, Da, mag-aaral ba ako? Ano bang maniniwala mo? Mag-aaral. O, wala pa ako pera. Pero mag-aaral ka. Week na lang. Da, mag-aaral ba ako? Oh, mag-aaral ka. Tapos ng ilang araw, may dumating. May pinadala si Lord. Nakapag-aral siya. Ngayon, tapos na. O ano na nga iniisip yun? Parang gusto na nga mag-asawa. Hindi ko maintindihan kung ano. Magmamasteran, mag-aasawa, mag-aabugada, hindi ko alam kung ano. Usap ko na lang masaya, suportahan ta ka. Ayoko mag-aasawa. Sabi ko nga, ano ba, gusto mo itali na natin? Patali ko na yan. Shotgun wedding na lang. Kung doon ka lilikaya. Pero sabi ko, hindi ganun. Ang pananampalataya dapat kumapalan. Diba? Kung nananampalataya ka at nakatingin ka sa Diyos, hindi ka lulubog. Amen. Hindi ka lulubog. Number two, you will go in the right direction. Maliban sa hindi ka lulubog, pupunta ka sa tamang direksyon. Amen po ba? Hello? Ano sabi sa verse 30? Masaya na sa verse 30. Ano sabi dyan? Verse 30. Yan. But when he saw the wind, he was afraid. Okay? And beginning to sing, cry out, Lord, save me. Okay na nyo? Minsan, yung mga disappointment sa buhay natin, it leads to God's appointment. Amen. Diba? Ina-address ka kay Lord. Oh, naghihirap ka. Ano gagawin mo? Takbo sa Diyos. Amen. Di mo na kaya. Ano gagawin mo? Takbo sa Panginoon. Takbo! Hindi mo na kaya. Ano gagawin mo? Lapit kay Lord. Lapit sa Diyos. Yun ang kailangan natin. Kaya sabi dito, if you focus your eyes sa Panginoon, ano una? You will not sin. Number two, you will not go in the right. Diba? You will go in the right direction. Pupunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Amen. Diba? Minsan, yung paglubog mo, ano yan? Dadalhin ka niyan sa tamang direksyon. Amen. Kung kilala mo si Lord, kung nakatingin ka sa Panginoon, eh kung sa iba-iba ka nakatingin, lumulubog ka na, ano ka gawin mo? Oh, di ba? Lumulubog na. Tawag kay Bumbay. Sabi Bumbay dito. Wala na. Bumbay na. Ayan na, sikat na naman si Bumbay. Si Bumbay. Oh, di ba? Kaya nga dapat lagi ka nakatingin. Lumulubog ka man, may pag-asa ka tinitignan. Hello? Parang ganito. Parang kang isang manlalakbay na may dalang kompas. Hindi ka nakatingin sa dadaanan. Saan ka nakatingin? Sa kompas. Kung nakasakay ka sa barko, hindi ka titingin sa dadaanan. Sa laki na yung sandaanan. Wala naman daanan dyan. Wala naman, hindi katulad ng aeroplano, mayroong paliparan. Eh, ang barko, walang paliparan. Walang daan. Alam, magpalagay ka sa palto dyan. Walang palto sa dagat. Pero kaya mo matas nila nakakarating sa paroroonan. Bakit? Kapag umaandar na yung barko, wala, hindi nila tinitignan yung lawak ng dagat. Ang tinitignan nila yung kompas. Ganon din tayo. Kaya dapat nakapokus tayo, nakatingin tayo. We always look to Jesus. Look unto Jesus. No matter what happened, look unto Him. Pasuko ka na dahil nakatingin ka sa Panginoon, hindi ka susuko. Pasuko ka na, ayaw mo na. Pero dahil nakatingin ka sa Diyos, it reminds you, hey, victorious ka na 2,000 years ago. Amen. Hindi ka dapat nasuko. Tuloy ang laban. Amen? Hello, hindi mo ba kayo? Tuloy ang laban, kasi nakatingin ka sa Lord eh. Look at me. This is the reality. Hindi ko sinabi, hindi ka lulubog. Ang sinabi ko, look unto Jesus. Susundan natin. Look unto Jesus habang lumulubog ka. Basta bakit ka na? Hindi ko sinasabing, ano, better process? Wala. Actually, ang tindi nga na struggle mula na naging Kristiyano ako.
Ang tindi ng struggle natin mula na naging Kristiyano tayo. Pagmahal natin sa babae, hindi naman natin pwedeng tutukan ng 29 ya. Ibig sabihin, may gumagawa sa inyo dito na. Kaya pala nawawala yung 29 ng tatay mo, lagi mo ginagamit. Sino ba ang inyari dito? Dito ka nanunutok ng 29? Ano luto? Ah, hindi pala. Ah, joke lang. Kalikon, joke lang naman pala. Diba? Talaga eh. Ako, ganun ako. Basta, pag nagkaroon tayo ng banggaan, pala namiging ko lang yan. Yung hindi na ako mapagbibintangan. Ganun yung ugali ko. Pero, siyempre, naging Kristiyano na nga, diba? Diba na dapat? Pipilitin natin, Lord. Kahabagan mo ako, Panginoon. Kaawaan mo ako, Lord. Pipigilin mo ngayon sarili mo. Kaya habang nalubog ka, wag na wag. Ito message ha. Makinig kayo. Laging nakatuon ang tingin mo sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, lagi mong itutuon yung tingin mo sa Lord. Lagi kang nakatingin sa Diyos. No matter what happened, titingin ka lang sa Lord. Wala kang ibang gagawin kundi titingin sa Panginoon. Amen. Amen? Kung tumingin ka man sa iba, balik agad. Hello? Parang nagpa-practice ng UFC. Di ba? Pagsuntok, balik agad. Guard. Amen? Pagsuntok ng kanan, hindi pwedeng sumuntok ka, tapos eto suntokin mo ako. Hindi pwedeng ganun. Pag sumuntok ang kanan, balik uli yan. Suntok, balik. Bakit? Guard. Pag sumuntok si kaliwa, balik, guard. Sino nakilala kay Mike Tyson? Si Mike Tyson, I found out, hindi naman talaga, maliban sa malakas, ibang klase yung kanyang technique. Yung technique ni Mike Tyson, ganito. Pag suntok, itong kamay nandito. Harang dito, harang dito. Pag sumuntok ang kaliwa, ganyan uli. Harang to, harang to. Hindi makapasok ang suntok ng kalaban. Tinitignan ko yung technique ni Mike Tyson. Eh, malakas pa siya. Ang ginagawa niyang laro lang, yuko. Pero yung forma ng kamay, hindi nagbabago. Pag bumanat yung kaliwa, yun lang ang magbabago. Babalik yung kanan sa baba. Pag bumanat ang kanan, babalik ang kaliwa sa ilalim. Nakatago. Pag suntok, balik. So, pag sumuntok ang kaaway, wala. Naka-cover na kagad yung mukha niya. Depensa kagad. Ang isang laro, kahit sa palaro, kahit sa basketball, kahit anong galing mong opensa, kung mahina ang depensa, walang kwenta. Tama? Kung isang manlalaro ka, alam mo sinasabi ko. Di ba? Dapat, kung magaling kayong umopensa, dapat magaling din ang depensa. Kasi kung makaka-score din na makaka-score ang kalaban, wala rin. Wala rin kwenta. Kaya dapat, magaling ang opensa, magaling ang depensa. Ganon din sa Panginoon. Practice your faith. It guides you, it directs you, no? In the right direction. Forward, upward, closer. Amen. Okay? Nandiyan ba kayo? Yes. Doon kanina sa you will not see, keep the faith, keep going forward, don't give up on God. Amen. Yun, hindi ka lulubog. Bakit? Habang, parang kumunoy, kasi ang alam ng kumunoy, di ba nakakita ng kumunoy, no? Ang kumunoy, hindi ka naman kakain, isang uri siya ng putik eh, na pag tumapa ka dyan, hindi yan basta-basta lulubog ka. Pero mahirap ka na makaalis kung wala kang kakapitan. Pero ang nakita ko sa kumunoy, habang malikot ka, habang galaw ka ng galaw, nagpapanik ka, lalong bumibilis ang paglubog mo. Pero as long na tahimik ka lang, nag-iisip ka ng diskarte, idea, paano ka makakalmado ka, yan, dahan-dahan ang paglubog mo. Kaya marami napapahamak sa kumunoy ka. Kahit saan naman. Kahit nga sa paglangoy eh.
Ang alam niyo bang lahat tayo marunong lumangoy? Pero ikaw, piling mo, di ka marunong lumangoy. Lahat tayo marunong lumangoy. Kaya yung sampol, ihagis mo ganyan, lulutang yan eh. Alam mo ba tayo lumulubog? Takot. Yan ang nagpapalubog sa tao. Takot. Oh, sino hindi marunong lumangoy? Taas ang kamay. Hindi kayo marunong lumangoy. Oh, may good news. Marunong kayo lumangoy, takot lang kayo. Oh. Oh, totoo. Ako natuto ako lumangoy. Hindi ako nag-aral lumangoy sa dagat. Nag-aral ako lumangoy sa swimming pool. Wala nagturo sa akin. Ang ginagawa ko, tumatakas nga ako sa amin eh. Ang ginagawa ko, hawak, hindi ako nakalis doon sa gilid. Hawak, bitaw. Langoy. Pag lumulubog, kapit ulit. Bitaw ulit. Hanggang sa kita ko, lumulutang na ako. Gumagaang na yung katawan ko dahil wala na yung takot ko eh. Kapit ulit. Hanggang sa, wala na. Ginawa ko na, tumalo na. Si Timothy, ganyan din yung una eh. Tinulak ko lang eh. Nung natulak ko, mutik na malunod eh. Hanggang ngayon, talo ng talo. Sige, talo. Sige, no, tumama ulo mo dyan. Bakit? Nawala na takot eh. Oh. Di ba? Takot ang unang-unang magpapalubog sa'yo. The more na natatakot ka, the more nalulubog ka. Kaya dapat ang pananampalataya pinapractice. Ang pagpapractice ng pananampalataya, anti-venom yan ng takot. Kapag meron kang takot sa puso mo, meron kang takot sa isipan mo, mga kapatid, ang kailangan mo, practice ng faith. Amen. Practice ng pananampalataya. Amen. Kaya mo ba kayo? Amen. Hallelujah. You will go in the right direction, forward, upward, closer. And this is the last. You will not be afraid. Sabi ko na nga eh. Hindi ka na matatakot. Kasi bakit? Nasasanay ka na. Sasanay ka ng pumunta sa gitna. Hello? Ang napansin ko pa naman sa Lord, pag mas ganito, ang napansin ko sa Diyos, basahin mo yung Bible, may mapapansin ka. Ang laging gusto ng Lord, gitna. Walang nahuli si Pedro magdamag, sabi ng Lord, doon ka punta ka sa gitna. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, matutunan mo na ang sikreto ng Lord. Ang Lord hindi pang maliitan, pang malakihan. Pwede ba natin palakpan ang sikreto? Ako naalala ko itong church natin. Bagamat ganito pa lang itsura ng church natin, yung darating naman ang panahon ni magbabago to. Pero alam nyo, dito pa lang na breakthrough na yung spirito ng kahirapan. Sa totoo lang, dati dito, 50 pesos pa lang. Talaga. Hirap na hirap ang simbahan ito. Oh. Oh, totoo na. Hirap na hirap. Sobra. Pero alam mo, nung pinractice ko na yung pananampalataya, pambihira. Bagamat, hindi naman masabing himala na bumuka ang lupa, lumabas yung pagpapala, bumuka ang langit, lumabas ang kamay ng Diyos at daladala ang pagpapala. Bagamat, hindi ganun. Pero the Lord used somebody para ano? Padala yung pagpapala. Amen. Ipadala yung blessing. Amen. Hello? Diyan mo ba kayo? Amen. Wala na, naramdaman ko yun. Yung mga taong matagal na akong, yung tagal-tagal ko ng ano, nung hinahanap ko, ayaw magpahanap, nung hindi ko na hinahanap, nagpakita, nagparamdam. Hindi pa lang nila nagpakita, hindi lang nagparamdam, nagbigay pa. Yeah. Oh. See? O, diba? Magpapadala lang, ayaw pang magpakilala. O, diba? Bakit? Nahihiya. Ngayon lang ako naalala eh. Pero bagamat ganon, kinukonsider ko yun as a blessing. Pagpapala ng Diyos. Pagpapala ng Panginoon. You will not be afraid. Kapag nakapokus ka sa Lord, di ka matatakot. Ay, lagi sinasabi sa mga anak ko, da, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon. Sige, go for it. Kaya niya yan. Huwag kayong matatakot. Pambihira. Walang anak na Diyos na matatakotin. Dapat lahat ng anak, anak ng Diyos, fighter. Walang umuurong sa laban. Dapat lahat ng anak ng Lord lumalaban. Dabo na nasusugatan, dabo na nasasaktan, lumalaban, hindi umaayaw. Walang anak ang Diyos na takbuhin. Amen? Hello? Ako, sabi ko sa inyo, ako, fourth year high school graduate. Oh,
Kung natakot ako, noon pa, tumakbo na ako sa ministry. Oo. Oh, tumakbo na ako sa ministry. Hindi ko sana makikilala yung isa nating magandang gitarista, so yung custom. O, oh, diba? O. Oh. Pag sinabi ko yung custom, tipla mo ako ng kape, pinagtitipla ang kape. High school graduate lang ako. Blessing. O. Oh. Meron tayong graduate ng teacher. Teacher yan. Pag sinabi kong bili mo akong puto, bibili akong puto niyan. Kuripot yan kasi. Pero bumibili naman. Oh. Isa naman galante. Oh. Accountant yan. Oh, ngayon, master. Maganda pa. Oh. Single. Mm. Pag sinabi kong gusto ko kumain ng burger. May burger. Saan ako sagutin mo na? Ha? Yun lang daw wag. Ipagpasagyos daw. Oh. Diba? Oh. Meron ako magagandang lalaking mga alalay. Andyan si, puro disciple to, si Mark and James. Oh. Blessing. Oh, diba? Pag sinabi kong talon sa bubog, tumatalon sa bubog yung mga lang. Kain bubog. Kumakain nila bubog. Oh. Hindi, totoo. Oh, diba? Kung natakot ako sa ministry, wala na, takot na, wala na ako rito. Diba, takbo na. Eh, baka gangsta ako ngayon. O wala na, baka naka below, 6 feet below the ground na ako. O kaya, nandun na ako sa munting lupa, naghihimas na rest doon. Naglilinis ng CR. O, diba? O. Andiyan ba kayo? O, darating ang panahon, marami pa rito matatapos. O, diba? O. Meron tayong matchman. O. O, diba? O. O ngayon, nag-aaral na ngayon yan. O, diba? Ano kayo ko naman, Brad? Ha? Entrep. O, mag-ano ka rin, ha? Pagkatapos niyan, diretso agad ng ano? Masteral, o. O, diba? O. Mag-master na lang masteral. Basta alam natin kung sino master sa ating dalawa. Okay? Yeah. Don't forget that. Pero huwag niyo rin kakalimutan na maliban sa akin, may master tayo, si Lord. Yeah. O, diba? And that's the power of God. Kung natakot ako, sabi ko, naku, ang makakausap ko pala yung mga tapos ng college to mga to. Eh, sino ba naman si Pastor? Eh, high school graduate lang ako. Dati nga, pag tinanong ako ng teacher ko, magpapakilala, what is your name? My name is Joel P. Sanchez. What is your motto? Ako, patay na. Ano yung motto? Eh, adyan ang motto lang yung alam ko. Madalas kong bilhin. Dito to, this is a true story. Oo. Oh, alam mo ginawa ko, eh, magaling ako ni Miss Cante, sabi ko, sir, may sasabihin sana ako. Bubulong ko na, nahiya ako. Sige, lapit ka rito. Come here, Mr. Sanchez. Come here. O, dilapit ako, sabi ko. Sir, pwede ba bukas na lang yung moto ko? Kasi gusto ko pang binigay ko yung moto ko, talaga yun yung moto ng buhay ko. Pero totoo mga kapatid, hindi ko alam kung yung moto. Ano ba yung moto? Pagbalik ko sa upuan, salamat sa Panginoon, pinagbigyan yung request ko. Sabi niya, ano yung moto? Sabi ko, tol, ano yung moto? Sabi niya, yung mga ano yan, gagaya niya. Oh, time is gold. Yan. Ang maglakad ng matuloy, kung matinik, baon. Yung mga ganun. yun ang moto. Ay, yun ba yun? Sabi ko, dapat pala yung moto ng fraternity yung ginamit ko. I born, I live, I die as an acro. Ay, acro. Kaugama ko. Ba't ako naging acro? Alam ko yung moto ng acro. Yung lang ganun. I born, I live, I die as an acro. O, di ba? Aral ganun. Yun pala yung moto. Hindi ko alam yun. O. See? And that is the blessing of God. If you will not be afraid because you focus your eyes on it. Ikalulubog. It gives direction. Not only direction, but a right direction. 3, you will not be afraid. Sabi ng Bible eh. Diba? Lumakad man ako sa apoy, hindi ako masusunod. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Uulitin ko po mga kapatid, hindi sa hindi tayo lulubog, lulubog pa rin tayo. Ang paglilingkod sa Lord, hindi siya bed of roses.
Alalahanin niyo lahat ng roses may tinik. Buti pa ang bangus, may seed. May ano? May boneless. Kala ko grape seedless. Pero ang rosas, walang ganun. May thorns. May tinik. Although malambot ang bulaklak ng rosas, pero matinik. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ko sinasabi, hindi ka lulubog. Pero kapatid, habang lumulubog ka, pakiusap. Tingin lang sa Diyos. Habang lumulubog ka, tingin lang sa Lord. At kung lulubog ka na, huwag mong kakalimutan, tingin lang lagi sa Lord. Isang bagay lang ang pwede ko siguraduhin sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Amen. Habang nakikita ng Diyos na nakatingin ka sa kanya. Amen? Amen? Oo! Sabi ko nga eh, Lord, paano kaya? Kung hindi humingi ng tulong si Pedro, tutulungan mo kaya? Anybody? May award. Taas ang kamay. We will end. Ano? Ikaw? Ano? Sino? Kung hindi kayo humingi, Lord, tutulong, help me. Tutulungan kaya ni Lord? Amen. Amen. Amen daw, sabi ni Greboy. Amen. O iba? Tutulungan? Paano? May nakalagay ba sa Bible? Wala, di ba? Pero isang bagay ulitin ko. Kung si Pedro, kilala niya. Sino? Amen. Kilala niya rin sarili niya. Alam niya lulubog siya. Kung si Pedro, alam niya lulubog siya. Si Lord pa kaya? Amen. Alam niya Lord, lulubog ka. Ah, di sasagutin ito. Sa ngayon? Ah, walang pag-aasa to. Sa ngayon? Ah, hindi makakatapos to. Sa ngayon? God is a God. He is all-knowing God. Amen? Sino naniniwala doon? All-knowing God. Amen. Oh, wala siyang hindi alam. Kung si Pedro alam niya, lulubog siya. Kung si Pedro alam niya ang mangyayari sa kanya, how much more si Lord? Mas alam niya ang mangyayari kay Pedro. Amen. Kung alam niya ang mangyayari kay Pedro, alam din niya ang mangyayari sa inyo. Alam niya yan. Kaya, whether humingi ka ng tulong o hindi, yung help ng Lord, lagi nandyan. Naghihintay, nag-aabang, para tulungan ka. Misan nga, di ka pa nagsasalita. Eh. Kaya nga minsan sasabihin mo, ibang klaseng Diyos ka talaga, Lord. Amen. Oh? Yung iba, pinapaasa ka lang, you know? Pero si Lord, di ka paasahin. Yung iba, di kontrata pa eh. Hindi ka bibigyan kung walang kontrata, pero si Lord, may kontrata at wala, bibigyan ka ng Diyos. Amen. Yung iba, pag nangako ka, mangako ka muna magbabayad ka. Si Lord, kahit wala kang pangako, Amen. He always keep His promises. Amen. Para sa iyo. Bakit? Amen. Alam niya mangyayari sa iyo. Diyo ba kayo? Kaya ako, kilala ko si Lord. Talaga, sa totoo lang. Kaya nung mga panahon na binasted ako, basted mo lang ako, hahabol ka rin sa akin. Oo, totoo yun. At the back of my mind, hahabol ka rin sa akin. Mamahalin mo rin ako ng todo-todo, higit sa buhay mo. Oo. Kaya si Pastor Otis, pag sinabi ko, upo, upo yan. Upo, upo, upo. Pag sinabi ko, timpla mo ang kape, titimpla ang kape niya. Bigyan mo ako ng alin na anak. Muntik na maging pito. Muntik na. Ha? Kamakulit yan, ha? Hindi tayo na ano, ha? No, di ba? O, eh, samantalang anin. Di ba? Actually, ang plano ko talaga, pito. Bakit? Pambayad sa pitong pambabasted. Pero, that is not the will of God. That's my will. Kaya anin lang. Amen? Pero mga ganyan. Let's ha? Go, let's go. May chance pa naman. Bakit? Ikaw ba mag-aanak? Hindi man ikaw ah. Kaya sabi ko nga, bakit? Ang dami sabi, ang dami mong anak. Sabi ko. Sakot na natin ka ng bakasyon. Tukso, layuan mo ako. 3 days sa Bora. Ngayon, totoo na tayo. Napatawa ko lang kayo, pero totoo talaga. Gusto ko maka-catch up nito. Talaga. Look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Never leave you, nor forsake you. Basta kilala mo si Lord.
Basta tayo, kilala natin sa sarili natin. Amen? O sino tayo? Palpak. Diba? Mali mag-isip. Kapos mag-isip. O yung mas grabe pa, baliw mag-isip. So, baliw tayo. Diba? O diba? Wala ka na naman kayo, dota ka pa ng dota. O di baliw? Di baliw, walang pagkain. Basta may internet. Paputo lang lahat, huwag ang internet. Sining gano'n. Wala na, maputol na rin lahat, pati tubig. Eh, tubig, buhay yan eh. Paputol na rin tubig, huwag lang ang internet. Hallelujah. Ay, yan pinanakot sa akin ni Bea. Nati Bea. Habi, sige, bibigyan ka ta ng pera, papuputol ko internet. Inunahan niya na agad ako, di ba, ayaw mo maputol? Bakit alam mo ba ang laman ng puso ko? Ako, hindi mo alam ang laman ng puso ko, pero ang laman ng puso mo, alam ko. Siyempre tatay ako. Okay? Okay. Pang-apat, last. You will not quit. Worship the Lord, praying, study the Bible, serving God. Amen. Hindi tayo magkukwit. Nakatingin ka sa Lord eh. Para naalala ko tuloy anak ko, po, si Kayo. Napalaban ng suntukan eh. Eh, uuwi, iiyak. Kasi, ups, balik. Ang laki ng kalaban eh. Pero dahil nakatingin sa akin habang sumusuntok, sumusuntok. I remember that. Parang ganyan tayo kay Lord. Pag nakatingin na kay Lord, kahit pauwi ka na, kahit ayaw mo nang ganyan, hindi ko lang kaya, suntok ka pa rin na suntok, hindi mo alam, panalo ka na. Nakita ko si Kayo, ang laki ng kalaban eh. Talo eh. Bakit? Nandun ang tatay eh. Katingin eh. Kung uuwi nang iiyak-iyak, ugulpihin kita. Balik! Balik siya dun eh. Dumala ka! Laban si Kayo. Pag laban ni Kayo, laki ng kalaban eh. Awa lang laki-laki. Sabi niya, mas malaki tatay ko sa'yo eh. Oh, magugulpi ako nun. Oh. Sino niniwala? Mas malaki ang Diyos sa problema mo. Amen! Okay, ang galing, no? Magaling ang Lord. Mas malaki. Ano gusto mo? Gulpihin ka ng problema, gulpihin ka ng Diyos. Kita nyo? Isip-isip. Ano gusto mo? Nakita ni Kayo eh. Sabi niya, mas malaki katawan ng tatay ko. Matangkad ka lang. Gugulpihin kita. Eh, laban si Kayo. Sinasapak. Kita ko si Kayo, sinasapak sa mukha. Laban pa rin eh. Parang nag-robot eh. Basta siyempre, ang utak niya, pag hindi ako lumaban sa'yo, pag uwi ko, gulpi na ako sa'yo, gulpi na ako sa tatay ko, gulpi na kita. Ganon din tayo. Pag nakatingin tayo sa Diyos, mamimili ka lang. Gugulpihin ka ng problema mo, gugulpihin ka ng Diyos, mamili ka. Ano, Jerry ko? O si Bea, gusto mong gulpihin sa'yo? Ha? O, ikaw niya, gugulpihin ka ng problema, gugulpihin ka ng Diyos. Makipaggulpihan na tayo sa problema. Makipaggulpihan na tayo sa trials, amen? Kesa naman ng Lord, yeah, habang nakatingin ka sa Lord, lumalakas tayo. Nagkakaroon tayo ng extra power. Di ba? Nakatingin si Lord, gagalingan ko. Gagalingan ko ang performance ko. Gagalingan ko ang paglaban. Amen po ba? Amen. Remember, mas malaki ang Diyos sa demonyo. Mas malaki ang Diyos sa problemang pwede mong pagdaanan. Mas malaki ang Diyos sa mga problemang pinagdaraanan mo ngayon. Kaya walang dapat ipag-alala, just give it to the Lord. Everything. Amen? Amen? Just look unto Him, the author and the finisher of our faith.